na sa di mailalang tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito para sa ating intensyon sa mahal na Birhen Maria, Buena Hora at Birhen ng Guadalupe. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon sa mga nakaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, Sudan at Myanmar at para sa ating bansa. Mga kapatid, doon po sa unang pagbasa sa aklat ng mga numero, ipinapahayag ng mga tao'y nagreklamo dahil sa kawalan sila ng ibang klaseng pagkain. Ang Panginoong Diyos ay laging naguluhan ano ang tunay na makapagbigay ng kagalakan sa kanyang hinirang na bayan ng Israel. Kaya namimintoho si Moises na sana'y pagbigyan sila ng pagkain. Sa ating ebanghelyo ni San Mateo, pinarami ng ating Panginoong Diyos ang pagkain para sa 5,000 na tao at higit pa upang kanyang ipahayag ang kanyang kabutihang loob. Kaminsan, hindi natin nakikita ang kabutihang loob ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga kapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatlihin mong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao
ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinoong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa aking napupuot ay magsisiyoko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao,
sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapat hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na lang kailang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ang mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 18 na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon po ang atin pong tema sa araw na ito ay tungkol sa pagkain. Ang unang pagbasa na mula sa aklat ng mga bilang, Numeros o Numbers, Kapitulo 11, versikulo 4 hanggang 15, ay tungkol sa pagkain. Ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 hanggang 21, ay tungkol din sa pagkain. Ang unang pagbasa ay tungkol sa reklamo ng mga Hudyo o ng mga Israelita na sila ay sawang-sawa na o nauumay na sa mana. Mana ay isalitang Hebreo at ang kahulugan nito ay ano ito? Ito yung pagkain na nakita nila sa desierto na sabi nila hulog mula sa langit. At nakikita nila na araw-araw yun na lang. Nagmula sila sa isang sibilisasyon na maunlad sa Cairo, Ehipto, na kung saan mayroon ng tinatawag na lumang culinary arts, arte ng pagluluto. Magpahanggang ngayon, tayo ay nakasaksi din na ang culinary arts, arte sa pagluluto, ay lalo pang umuunlad, lalo na sa Pransya at iba pang mga lugar sa Europa. Pero ang Pilipinas, hindi rin tayo pahuli. Napakarami ang ating mga pagkain. At higit pa doon, 70% ng income ng Pilipino ay napunta sa pagkain. Kaya hirap na hirap tayo. Dahil sa ibang bansa, 2 o 3 bisis sila kumakain. Sa Pilipinas, 8 bisis tayo kumakain. At mayroon pa tayong pa-extra-extra na pagkain. Pero kung minsan tinitingnan natin na ang mga industriya ng pagkain ay hindi nagbigay ng tinatawag na healthy food o para sa kalusugan, bagkos ito ay nagkaroon ng mga halo na kung minsan
ay nakakasira pa sa kalusugan, lalo na yung mga tinatawag na micronutrients sa ating mga chicheria, sa ating mga inumin, at sa iba't ibang mga klaseng pagkain na nanggaling sa industriya. Kaya atin pong makita na ang ginawa ng mga tao na hinirang sa bayan ng Diyos ng Israel ay nakapagbigay ng galit sa Diyos. Dahil binigay naman ng Diyos ang lahat, tao lang ang nagsasawa at nauumay sa mga pagkain at kung ano-ano ang ating ginagawa sa pagluluto. Pero tingnan mo sa ating kapaligiran ang ibang mga nilalang. Hindi naman nagsasawa yung ibang mga hayop, ng ibang mga insekto at mga ibon. Tao lang talaga dahil sobra na ang ating pagtingin sa ating sarili. Hindi na tayo tumitingin ano ang biyaya na para sa atin. Kaya dapat gayahin natin ang pagkaroon ng pagtanggap sa lahat ng bagay, sa mga banal, sa lumang tipan at sa bagong tipan. Dahil sila ay sumunod sa utos ng Panginoon na ating napakinggan din sa Salmo 80 natin ngayon. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay si magsilbi dapat na siyang gabay kung paano tayo mabuhay, kung paano tayo magkaroon ng tunay na pagpapahayag ng pagbabahaginan. Ang pagbahaginan ng pagkain ay isang kultura din na Pilipino. Dati, ang mga kapitbahay, anuman inihanda na sabaw man o kanong ulam na masarap ay ibinabahagi sa kanyang kapitbahay. Ngayon, iba na ang binabahagi kung anong kalukuhan sa TikTok na makita sa kanyang cellphone, yon ay pinapakita sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Dati, mga pagkain. Ngayon, kalukuhan na ang ating ipinabahagi. Pero tuloy pa rin ang ating pagnanamnam, ang ating paghahanap ng mga masarap na pagkain sapagkat hindi lang tiyan ang binubusog natin. Ang ating pong binubusog ay ang ating mga pag-iisip na kailangan tayong magkaroon ng kakaiba na pagkain upang tayo'y mabusog, upang tayo'y kakain ng masarap at ganado tayo sa mga bagay-bagay na siyang nagbigay ng tunay na lasa sa buhay. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na una sa lahat, magkaroon tayo ng habag. Dito po napakaganda sa ating ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoon pupunta sana sa ilang upang magkaroon ng pagnilay-nilay sa mga mahalagang bagay dahil pinatay ni Herodes Jr. si Juan Bautista, pinapugutan ng ulo. Ngayon, ang ating Panginoon pumunta sa isang disyerto o ilang na lugar. Pinuntahan naman siya ng napakaraming tao. At noong malapit ng takip silim, sinabi ng mga alagad ng ating Panginoon, papuntahin na sa ibang nayon para makabili ng pagkain. Anong sinabi ng Panginoon? Hindi kayo ang magpakain sa kanila. Bakit po? Dahil sa habag, versikulo 14, kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Mateo, na nakasulat po dito sa versikulo 14 ang salitang splachnisti. Splachnisti ay hindi lang po yan habag. Yung bang naramdaman na kirot sa loob ng puso ng Panginoon sapagkat nakikita niya mga tao gutom, litong-lito, parang hindi na sila nagkaroon ng tunay na bantay o pastol sapagkat ang kanilang mga namumuno sa kanilang pamalaan gaya ni Herodes at iba pa, mamamatay tao at mga magnanakaw. Korupsyon lang ang pinapairal, hindi ang paglilingkod. Kaya kawawa nga sila. Kaya noong sinabi ng ating Panginoon sa mga apostol, kayo ang magpakain sa kanila. Anong sagot ng mga apostol? Lilima ang tinapay, dalawa lang ang isda. Paano ito sa
5,000 kalalaki at may dala pang kanilang asawa plus mga anak, higit kumulang ng 20,000 o 20,000 katao. Paano makakain sa 5 tinapay lang at 2 isda? Pero sinabi ng Panginoon, paupuin ang mga tao. Ibig sabihin, handa na silang kakain, upo muna at ma-relax. Samantalang ginagawa yun, siya'y nananalangin, kanya pong kinuha ang kakarampot na tinapay at ulam na 2 isda at ito'y pinapirperaso niya. Simbolo ng ating Santa Misa o Eucharistia na atin pong pinapiraso ang katawan ng ating Panginoon upang ating tanggapin sa komunyon. Na ang mahalaga ay atin pong makikita ng ating Panginoong Hesus, siya ang tinapay sa buhay na hanggan. Siya ang pagkain makakabusog sa makalangit at o spiritual na pagkabusog at pagkapuno ng ating buhay. Hindi po ang mga material na pagkain, gaano man ito kasarap, gaano man ito nagkaroon ng lasa, ang siyang makapagbigay kabuluhan at makapagpuno ng buhay natin. Ang presensya ng ating Panginoon na tinapay sa buhay ng walang hanggan at kaligtasan nating lahat ay siya lang at siya lang ang makapapuno nito. Pinakailangan natin, una sa lahat, ang pagbabahaginan. Sharing. Kasi nakalimutan natin na ang Panginoong Hesus nagbahagi sa kanyang buhay, nagbahagi sa kanyang katawan sa panahon ng banal na misa. Tayo ba'y marunong magbahagi sa ating panahon, sa ating kakayahan, at sa mga material na biyayang nasa atin upang ang buhay natin ay magkaroon ng tunay na pagbuklod ng nagbabahagi ng mga magkakapatid at isang pamilya ng Diyos. Kaya kinakailangan natin ang pagkilala. Ano ba ang tunay na pangangailangan ng tao? Hindi lang tayo magkaroon ng malalim na needs analysis o kung anumang mga tinatawag nating mga strategic perspective sa buhay o mga industriya na siyang magbigay sa atin ng pagkain na makakabusog sa atin. Ang kinakailangan natin ay ang puso. Kung tayo ay may pagmamahal o may puso para sa lahat ng kapwa natin, marunong tayong magbibigay sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan. Kung tayo ay may puso, alam po natin ano ang tunay na kalagayan sa ating kapwa. Hindi tayo uutang ng ilang trilyon at araw-araw ilang milyon at bilyon ang inuutang natin. Wala namang napunta sa food security dahil napunta lang sa security ng bulsa sa lahat ng nangungutang na bayaran ng lahat ng tao na kung saan hindi pa pinanganak ang isang Pilipino ay may napakalaki ng utang. Kailangan natin ang isang fiscal policy na magkaroon tayo ng food security gaya ng ibang bansa. Kaya naman natin sa yaman ng Pilipinas, bakit kaya hindi natin gawin? Kinakailangan lang na porsigido tayong mga tao na magkakaisa't magtutulungan sa ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagbahaginan. Wala pong mamatay sa gutom. Wala pong magkaroon ng malnourishment. Wala pong magkaroon ng problema sa pagkain sapagkat tayong mga Pinoy, mayroon tayong kultura sa luma na kultura natin. Handa tayong magbayanihan. Handa tayong magbahaginan. Handa tayong tumulong sapagkat yon ang pusong Pinoy na yon rin ang pusong Kristiyano. Kailangan lang natin ang isang panampalatayang buhay na may tunay na pag-ibig at pagmamahal sa Diyos upang tayo marunong makikitungo sa ating kapwa. At ang Diyos, ang siyang sentro ng ating buhay, ang ating espiritual na pagkain upang tayo handang magbahaginan ng mga material na pagkain sa ating mga kapwang nagugutom. Amen? Purihin natin ang Diyos. Mag-sitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Atin pong itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos, sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa hiling namin ito. Sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bala, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awang gawin mong banal ang mga alay naming yunang sanang kalugdan at kaming gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na marapat na kayo aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming mahayag. Kahit na ito ay walang anumang mailagdag. Sa kalakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinahirapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kasmitan ng Espiritu, ang banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang nanarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Usina aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ni galing na utos, sa turo ni Jesus na payin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tesat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Subunod po tayo at maraming salamat po. Tanggapin natin
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong paggalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng mga pagsusubaybay ay gayon maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambanang Itimsano ng Quiapo. Salamat din sa mga naugnay sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong po tayo sa mga kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo po ang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoon ay siyang tunay na pagkain. Pagkain na nagbibigay buhay. Buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya tuwi na, kapag tayo'y nakibahagi sa Kanya, handa rin din tayong magkibahagi sa mga kapwa nating nagugutom at mga nangangailangan. Ngayon po ang busbas. Mangyari pa lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito naway, malalang pangako ng sabinyag na ikaw, ikang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Punin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin.